Sa gabing iyon ay nakatakdang ganapin ang marangyang handaan sa bahay ni Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang si Kapitan Tiago upang magsilbing salubong sa isang binatang si Crisostomo Ibarra na kagagaling lamang sa Europa. Hindi naman iba sa kapitan ang binata dahil ito ay anak ng kanyang matalik na kaibigan. Nabigla ang mga pari, lalo na si Padre Damaso na makilala nito ang binata. Ipinakilala ng kapitan ng binata bilang anak ng kanyang nasirang kaibigan na si Don Rafael Ibarra. 7 taon di umano na nag-aral ang kagalang-galang ng binata sa Europa na kadarating lamang. Kusa namang nagpikilala si Ibarra bilang Juan Crisostomo Ibarra ni Magsalin. Kasabay ng pakikipagkamay nito, isang kaugalingang natutunan niya sa bansang Alemanya. Ngunit tumanggi ang makipagkamay si Padre Damaso at sa halip ay tinalakuran nito si Ibarra. Nakausap naman ni Ibarra sa Teniente Guevara na nagagalak na makita siya. Hindi na nila natapos ang kanilang pag-uusap dahil biglang pumasok sa bulwagan ang isa sa mga nagsisilbi at nag-anunsyo na nakahanda na ang hapagkainan. Sa hapagkainan, ang mga panawin ay may kanya-kanyang kilos at nadarama na kung panunuorin ay parang isang komedya. Dahil sa ang hapunan ay para sa pagsalubon sa binatay sa Ibarra, karapat-dapat naman na siya ay maupo sa kabisera. Ang dalawang pare naman ay nagtalo kung sino ang dapat maulo sa kabilang dulo ng kabisera. Sa kainan ay nagbahagi ng kanyang buhay ang binata tulad ng pag-aaral nito sa Europa ng 7 taon. Binatikos naman ni Padre Damaso ang binata sa kanyang mga ibinahagi. Ngunit ang mabanggit ni Ibarra ang mga hindi na nakikipo ang pari. Matapos ang hapunan ay agad na nagpaalam si Ibarra. Sa plaza ng Binondo ay nagpalakad-lakad si Ibarra at napansin nito na wala man lang pinagbago ang kanyang bayan sa kabila ng matagal na panahon niya ang pangingibang bansa. Habang naglalakad ay palaisipan pa rin kay Ibarra ang sinapit ng ama. Sinunduan naman siya ni Teniente upang kwentuhan ang tungkol sa kanyang ama. Dahil sa inis ng kolektor ay sinugod niya ang mga bata. Hinabol niya ito dahil nga mabilis ang mga bata hindi niya ito mabutan. Binato niya ang mga ito ng baton. Sakto naman natamaan niya ang isa sa mga bata. Napaluhod ang bata dahil sa lakas ng pagkakabaton ng malapitan ng kolektor ang bata ay agad niya itong pinagsisipa. Nakadungaw ang nakaupo lamang si Maria Clara sa kanyang asotya. Hindi makpakali ang dalaga dahil sa pananabik na masilayan ang kanyang sinisinta. Umalis na sila at hindi pa rin nag-uusap ang dalawa. Para bang may malaking pader sa pagitan ng dalawa. Kaya naman napagpasyahan ni Maria na basagin na ang katahimikan. Matatagpuan sa isang malawak na palayan na nababakuran ng lumang pader at kawayan ang sementeryo ng San Diego. May malaking krus na nakatirik sa kalagitnaan nito. Masukal ang libingan at makipot ang daan patungo sa sementeryo. Maputi kung tagulan at malikabok naman kung tagaraw. Noong gabing iyon ay napakalakas ng buhos ng ulan. 2 tao ang abala sa paghuhukay ng isang bahagi ng sementeryo. Kasama ang isang matandang utusan, narating ni Ibarra ang sementeryo. Tuluyan na itong umalis sa lugar na iyon. Nang makasulubong niya si Padre Salve, ay humingi siya ng paliwanag ito kung bakit nagawa nitong lapastangin ang bangkay ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng malakas na ulan, mayroong magkapatid ng sakristan. Sila ay si Crispin at Basilio, mga anak ni Sisa. May hinaharap palang matinis larinin ang dalawang bata. Si Crispin ay pinagbintangan ng pari sa pagnanakaw ng 2 onsa
o halaga ng 32 piso. Hindi niya mabayaran ang nawawalang salapi dahil ang sahod lamang nila sa pagsasakristan ay 2 piso kada buwan. 3 beses pa naman ang pataw sa multa. Hiningan niya ng tulong ang kanyang kuya na si Basilio. Hinilan niya kung maaari ay tulungan siya magbayad sa ibinibentang sa kanya ng pari. Ngunit hindi pumayag si Basilio dahil kailangan din niyang ibigay sa kanyang ina ang kanyang kita upang may makain. Sa patuloy na pag-uusap ng magkapatid ay di nila namalayan ang pagpanhit ng sakristan mayor. Mas lalo lamang napahamak si Basilio nang magtangka siyang mga tuwiran. Kinaladkad ng kasakristan si Crispin at hindi na magawang makiusap ni Basilio dahil sa pangamba at awas sa kapatid. Binalo si Basilio ng matindi paghihinagpis na tulala at nawalan siya ng pag-asa para tulungan ang kanyang kapatid na magbago ang kanyang kalagayan. Sa pagtila ng ulan ay napatihulog si Basilio mula sa bintana ng kampanyaryo gamit ang lubid ng kampana. Masayang inilapag ni Sisa ang pagkain ng kanyang mga anak sa kanilang hapag. Ngunit sa kasamaang palad ay naunang dumating ang asawang tamad at responsable. Inubos niya lahat ng hinain ng asawa para sa mga anak at hindi man lamang nagtira para sa kanila. Ni hindi niya tinanong kung kamusta na ba ang kanyang mag-ina. Sa halip ay nagbilin pa ito na bigyan siya ng kwarta mula sa kita ng 2 bata. Napaiyak na lamang si Sisa matapos makalis ang asawa, ngunit ilang sandali pa ay tumigil na rin ito at naganda muli ng kakainin ng kanyang mga anak nang biglang dumating sa kanilang bahay si Basilio na duguan sa kadahilan ng hinabol siya ng Guardia Civil at adapisal ng bala sa ulo. Ikinuwento ni Basilio sa ina na napagbitangan si Crispin na nagnakaw ng 2 onsa. Nahabag ang puso ng ina dahil sa awa sa kanyang bunso. Ngunit hindi niya ipinagtapat ni Basilio ang parusang tinamasa ni Crispin sa kamay ng sakristan mayor at pari. Nawalan na rin siya ng ganang kumain dahil sa kalagayan ng ina, lalo na nang malaman nitong dumating ang kanyang ama. 2 oras din siyang nanatili doon hanggang sa nalaman nito ng alperes at pinalaya agad siya. Nang makalaya naman si Sisa ay mabilis siyang tumakbo patungo sa tahanan nila. Nang makauwi siya ay nakita niya ang kaperasong damit ni Basilio na may bahid ang dugo. Tuluyan na ngang nasiraan ng bait si Sisa at lagi na lamang siyang nakikita na paggalagala habang kumakanta at sumasayaw. Sa kabilang banda, bumisita ang Kapitan General sa tahanan ni Kapitan Tiago. Pagpasok pa lamang ng Kapitan General, hinahanap na niya agad si Don Crisostomo Ibarra. Habang wala pa si Ibarra ay kinausap muna ng Kapitan General si Maria. Napansin ng mga padre na malabig ang pakikitungo ng Kapitan General sa kanila dahil sa kasalanan ng isang pari. Kaya mas pinili na lamang nilang umalis ng lugar na iyon. Nang aalis na ang mga pari ay nakasulubong nila si Ibarra. Napatigil sila sa kanilang kinatatayuan at mariin na nagtitigan. Matapos ang ilang sandali ay umalis na rin ang mga pari. Si Ibarra naman ay pinagpatuloy na ang kanyang paglalakad papunta sa Kapitan General. Makikita ni Maria si Ibarra na papalapit sa kanila kaya agad siya nataranta at biglang tumayo sa kanyang upuan. Napag-usapan ng Kapitan General at ni Ibarra ang tungkol kang Padre Damaso. Nakakabinging katahimikan ang ngayon ay bumabalot sa tahanan ni Kapitan Tiago. Ito ay dahil may sakit si Maria. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga gamot na si Dr. Tiborcio kasama ang kanyang asawa na si Doña Victorina. Kasama rin nila ang binatang pinsan ni Doña Victorina. Hinanap na nila si Ibarra na nakatakas sa pagkakulong. Sinabihan ni Ilyas na magtago sa ilalim ng damo si Ibarra at kalaunay pinagsabihan niya na iligtas ang kanyang sarili, kaya naisipan ni Ilyas na iligaw na lamang ang mga gwardyang umahabol sa kanila at umalun si Ilyas sa ilog. Rinig na rinig ni Ibarra ang tunog ng mga baril. Nakita ng mga gwardya sibil na may bahid ang dugo sa ilog kaya tumigil na sila sa pagpapaputok at nilisan ang lugar. Nakarating si Ilyas sa gubat.
at naabutan niya doon ang sugatang si Sisa kasama ang kanyang anak na si Basilio. Bago malagutan ng hininga si Elias ay tinignan niya ang papapalubog na araw. Mamatay akong hindi man lang makakita ng bukang liwayway sa mahal kong bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batiin niyo siya at huwag sanang kalimutan kaming mga namatay at ang tanggol sa inang bayan. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagkawala rin ng buhay ni Elias.